Hi, Adrian. Hi, po. So, how are you, darling? I'm feeling great. I'm feeling great because I have the chance to represent our country on a bigger platform. So, how's your preparation for the competition? So, the preparation was very crucial because we had to go through some changes. We had to prepare our clothes, and I have to, you know, prepare a design for like the 7-day outfit. But it's very happy naman. Of course, for those who do not know, for our viewers, you have Pina, you have? I'm pure Filipino. Pure Filipina. Yes. And you're from, ano dear? Originally po, from Rapu-Rapu sa Albay, in Bicol. Wow. Talagang yes po. Thank you po. Ano 5'8"? 5'8 po, without heels. And saan ka galing na organization na yung Big Bang or ano bang organization na galing? Nung when I joined po Supermodel International Philippines last year, when I won SCI Philippines po, I was then appointed as Teen Universe Philippines. How old are you? Nag-19 pa lang po. When did you learn about your appointment as Teen Universe Philippines? After 3 months po, siguro nung ano, na-crown kami ng SCI Philippines sa Supermodel International. So, kumusta naman yung preparation mo dito sa pageant na to? Of course po, may mga mishaps din and may mga obstacles along the way. Pero may natutunan naman po ako from them. Kasi even though may obstacles na nangyari, we have learned na parang malagpasan siya just by being together. So, natutunan ko din na through this pageant, kailangan natin piliin yung mga taong nasa paligid natin so that it can motivate us to do better and be better. What was your biggest struggles in preparation? The biggest, one of the biggest struggles po actually was siguro yung in terms of sa clothes. Kasi a lot of people, nung parang nag-a-announce pa lang or mag-a-announce pa lang po nung appointment ko as Teen Universe, like ang daming nagpangako na magdadabit and so whatsoever. Pero naging maganda siyang instrument sa akin kahit na may mga ganun na nangyari. Kasi I was able to find Mommy Jed along the way, and siya din yung mga nag-ayos ng mga sa preparations ko, especially sa mga clothes. Is this your first time to travel? Yes. That's why I'm nervous. Oh, kaya kinakawan ako ngayon kasi ano po, medyo ano din kasi perfectionist lalo sa mga travel. So, ano po kami, last week pa kami umalis ng Bicol. So, hindi na ako nagkaroon ng time para mag-print ng bagong timetable. Pero yun po, kahit kinakabahan sa pag online booking or check-in sa ano, masaya pa din kasi I have this chance. Opo. So what are you looking forward pagdating mo ng ano, Dominican Republic? I'm looking forward po talaga based on sa Google na pag-search ko is yung magandang tanawin, especially yung mga beaches nila. Yun yung nilook forward ko, and also I am looking forward to meet the candidates also, lalo na may friend na ako doon na candidate. When is the coronation night? The finals po is April 28. Who's with you? My mom po and Mommy Jed. So dalawa? Opo, opo. Did you also learn speaking Spanish or Spanish language? No po. Pero I know naman po some basics like hola. Yeah. So basic ano lang? Oh, basic lang talaga, opo. Wala lang time nung, kasi yung preparation po talagang super hirap. Gayun ko lang siya na-realize kasi first international pageant, like ang dami pa palang gagawin sa mga damit, yung national costume, kailangan ko mag-prepare ng sa walk, and yung mga sa passport, mga visa, ganun po na ano, na tips. And how do you feel right now na, eto na, this is it, you're going to Dominican Republic for ano for po, Teen Universe? Siguro, sa at the back of my mind, ano siya, yung consciousness ko, na kinakabahan pa, pero very happy kasi yung mga paghihirap na mga nagdaan na months, like, eto na, nandito na ako, so I will fly to Dominican Republic na. Did you undergo also training before ka sumabak sa pageant na to? Ang nag-train po kasi sa akin, si Mama and si Mommy Jet po. Pero wala pong iba na ano. Meron kang training camp? Depende. Opo, opo. Nakita mo na ba na first na browse ka ng Instagram? Facebook, ano ba yung mga competitors po? Opo. Sino medyo, ano ba yung sa base sa statistics po nung sa Instagram,
yung mga voting po, ang number one pick nila is Brazil. So yun, tas para talaga siyang manika. Ah, ito parang yung Pinay pala. Yes. Opo. Ang pangadya pa sis, diba? Anong height mo, B? 5'8 po, without heels. 5'8? Guys, yung Pinay yan, hawa lang kalahi-lahi. Pero gusto yes. Ang ganda. Thank you po. Ang party personal. Atong pa-amazing sa black part. Thank you po. How about pagdating sa hairstyle mo dun sa mismong pageant, are you going to change it or still straight? Mag-change po. Every day. Wow. Every day. So, naka-plan po talaga yun. So, nag-train ka ng makeup? Opo. Si Mami Jod po. Tinuro ata every, ano. Anong pasal ng tapos po ba? Especially po, from Albay. So, may touch po siya ni, ano, Daragang Magayon. Ay, bongga. And yung concept ng gown? Basta po ano siya, since March ako, may ano siya. Actually, coincidence nga po. Uh-huh. Kasi hindi alam ni Mami Jed yung parang birthstone ko. So yun po, may connection yung kulay ng gown sa birthstone. According sa research mo, we have a Pinay Miss Universe na title holder. Meron naman tayo. So first time. Sana! Let's claim it! Let's claim it! Ano pang 13th edition na po nila? 13th. Edition. So, 30 po na yun. Sana ay po na yan. Sana po. Ano po? Through Supermodel International. Supermodel. Ilan yung mga pageant na nasalitan po before sa sa Supermodel? Sa school pageant po. School pageant. Opo. Tapos yung sa Pacific Teen Heartthrobs. Tapos Supermodel International Philippines. Tapos yung sa ROTC po. Sa buong Philippines. Actually, the Miss Universe, napaka-big. Sa mga biggest pageant ko sa... 14s. Sa 14s. So, na nakikita ko yung mga videos mo sa TikTok mo. Hindi na nga po ako nag-TikTok masyado ngayon kasi... Pero na, siguro po, pagbalik doon, ano, aayain ko din yung ibang candidates na like, gumawa ng mga challenge para naman mga pan-tropic ko like sa TikTok. Medyo iba yung concept ng ano eh, supermodel, di ba? Opo. Teen Universe. So, paano mo sila pinag-blend? Siguro po, hindi ko ina-apply yung mga... Kasi sa iba po yung sa parang supermodel, kasi sa modeling po, yung more modeling. And iba po yung sa, like, sa beauty queen. Pero ang kinuha ko po na mga mahalagang bagay sa supermodel is yung mga natutunan ko from the diversity of the candidates. And also, doon ko po nalaman ko ano yung mga strength and weaknesses ko kapag nag-iibang lugar po. Meron kang idea ano yung mga segments? May swimwear ba? Opo, may swimwear. Ano yung mga segments? Ang alam ko lang po so far is may red gala kami basta po. And then, yung prelims po namin is may swimsuit, may long gown. And yung finals po, may national costume po ata doon. And then, yung finals na long gown and swimsuit. Tapos may mga broad po. Meron ka bang mga masalubong na dinala para sa mga co-candidates? Opo, opo. Opo. Pinaktikan mo na eh. Opo, pizza lang kasi maano. So, what are you excited about sa ano, sa competition itself? Anong categories, ganyan, anong segment, anong mara? So, tingin mo mag-excel ka? Lahat. Pero aside from that po, ang pinapokusan ko din is yung preliminary. Lalo na kapag like finals, parang napili na sa prelims. So, prelims pa lang, dapat abante na. And actually, dapat kapag dating doon, abante na agad. Para wala nang inhibitions na ano, wala nang sisihan kunwari. So, I just have to give it my all just to prove din na I love my country. Nag-research kayo ba ako, Dominican Republic? Opo. Kung ano bang maka-interesting na ito? Opo. Ano bang mga pwede i-share sa amin na? Ang kinahiligan ko po kasi, yung nagsisearch po ako sa net, is na parang napuko yung attention ko kasi yung Dominican Republic po, it reminds me of my hometown talaga, yung Rapu-Rapu. So yun po, yung mga beaches. Kasi, opo, ano, matagal na po hindi nakakauwi sa Rapu-Rapu kasi island pa po siya sa Albay. So medyo malayo din po yung travel. So having the opportunity po to go to Punta Cana, Dominican Republic, feeling ko kahit na malulungkot kasi away from home, masaya pa rin kasi matatanong ko yung mga dagat. Hindi siya masyadong city vibe. Kaya supportan tayo ng mga Pinay doon. Opo. For opo. Sure. Yung skin tone mo ba, ganyan talaga yung skin tone doon sa lugar, sa island? Opo. Yung papa ko po actually, yung family nila,
Opo. Tapos mga fishermen pa yung iba. Ang totoo lang ito, akala ko na half-half ka. Okay, sabi niya ito niya, Brown. Opo. Pangalan ko pa po yung Brown. Name ko pa po yung Brown. Ah, Brown. Opo. Pero, Bernaldez. Bernaldez. Ah, okay. Ano po, name ko pa po yun? Yung Brown. Bernaldez po. Bernaldez pa lang. Yung mga kapatid ko din yung child. Only child po. Only child. Ah, yes. Ang ganda kasi ng kulay, napaka-even. Tsaka dahil, Asian party na naman. Angel, other than this, competing sa international pageants, what's your dream goals in life? Dream goal ko po. Actually, lagi ko siyang baon sa everywhere I go actually. Yung quote na, you cannot become what you want by saying what you are. So, in every obstacle in life, parang tinatrato ko siya na kapag hindi ko yan pagdadaanan, parang hindi magiging worth it yung life goal ko sa buhay na makapag-inspire sa youth, to inspire the youth, to help my family, and also to expand my range in the global platform. Kasi important yun na madaming nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng influence on a bigger platform, pero hindi nila na gagawa, utilize yun for the greater good. So yun ang goal ko na pag na if I am given the chance to use or like to have that bigger platform, I will use it for the greater good. And also, para sa kabutihan ng lahat. Paano yung flight ko? Istanbul, Turkey? Opo. From Philippines? Istanbul, Turkey po. Istanbul. Panama po. Panama. Tapos, Panama to. Oh, oh my God. Mahaba-habang biyahe. Opo. Nakatulog ka ba ng maayos, dear? Hindi po. Mga ano po. So, around 24 hours travel, no? Opo. Anong message mo nila, of course, sa mga viewers namin sa different pages for life now? Message mo sa mga kababayan mo, sa mga pageant fans, and family. So, wait a bit. Message nila. Sige. 1, 2, 3, go. So, hi po. Again, I am Angel Bramos Malavega Bernaldez from Poblacion Rapo-Rapo Albay, Subong Bicol. And I am asking you for your support para lumakas po yung loob ko sa darating kong laban sa Team Universe na mangyayari sa Punta Cana, Dominican Republic. And I would also take to this pageant experts for coming here and for interviewing, giving the chance to see you all. And maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na susuporta sa akin. Maraming salamat po from the bottom of my heart. And last question, Francois. Why should you be Miss Teen Universe 2024? For me, I think I should be the next Miss Teen Universe because I have the heart for the people and my empathy will guide everyone to be united and show and have a stronger bond so that we can have a more unified society and so that I can inspire the youth. Thank you. Alam mo, mananalo ka. Oh, bongo. At first time ko magpama. Ang lakas kasi. Ang lakas. Gusto ko pag-pick sa kanya agad lang. Pero, okay na yan. Alright, thank you so much, Angel. And the best of luck sa Teen Universe. Opo. Thank you po.